Hello mga kabrad, tayo po ngayon ay mag-harvest ng dragon fruits. Ayan po. Tara, samahan niyo akong mag-harvest. Saran! So, bang pag-harvest nito is iikutin lang natin ng dahan-dahan hanggang sa maputol siya. It takes 2 years para siya mamunga pag tinanim mo yung dragon fruits, and syempre pag inalagaan mo, marami siyang bunga. So sa amin, marami siyang bunga. Kaya pag bulaklak pa lang, binabantay na ng mga kapitbahay. So pag sa labas, sa kapitbahay yon. And then kapag sa loob, yon, sa amin yon. ang dragon fruits is mayaman sa antioxidant, and then siya, gamot siya sa diabetic. At saka dalawang kulay yung dragon fruits, yung isa yung red, and then yung isa is parang di pa ako nakakita ng isa, basta dalawa siya. Matamis yung sa amin, matamis at saka malinamnam. So, gustong gusto ng mga bata, ng kapitbahay namin. Kaya, pag nag-harvest, ayun, nakaabang na sila. Oh, ayan guys. Yung isa. Dalawa. Ayan guys, pasibol pa lang siya. Ayan, meron siya ulit. Brad, ito nga pala yung dragon fruits na puno. Ito siya. So guys, para siyang cactus na kapag kapag nag-harvest ka, dapat maingat ka kasi may mga tinik-tinik. So, ayan, yan. Diyan nag-start siya magbulaklak. Siya malapit na magbulaklak. Malalaman nyo kung kung pwede na siyang i-harvest. Kung ito ay pisilin nyo ng konti. Then, kung malambot na, yon, sakto na yon. So, pwede mo na siyang i-harvest. Yung katulad kanina, isakto lang yon, hindi matigas, hindi malambot, so sakto lang. Then yung iba kasi pag nakakalimutan namin i-harvest, nagkukusa siya, nasa puno pa lang nagkukusa siya na umopen. So ibig sabihin nun, overripe na siya. I-harvest, tapos piliin mo na lang kasi overripe na siya eh. So ayan kabrod, meron tayong bago na kulay green pa lang. So hintayin natin siya mag-red para ibig sabihin na isinog na siya. So pag ganyang green, isilaw pa. So sa ngayon, nakikita ko na dalawa pa lang. Yung isa maliit, yung isa malaki. So, sana lumaki siya at uminog na para meron na tayo ulit na pan-dessert. Bukod sa dalawang yun, wala na akong nakikita. May tatlo pa. So, yan, tatlo.
Ibig sabihin, yung mga nakaraan is naubos na. So, maghintay na lang tayo ulit para sa next na na tubo and mag-harvest ulit. So, sana dumami yung tubo para maraming harvest. Ito na po yung na-harvest natin na dragon fruits kanina. So, halika na, i-slice na natin para makain na natin. Guys. Mana natin. Sarap siya. Tamis. So guys, mas masarap kung ilalagay muna natin sa freezer o sa ref, then i-serve natin mamaya for dessert. Ganito siya.